us. Jesus, wash us with your most precious blood. Holy Spirit, sanctify us. Dakilang Diyos na pagpapalaman, El Shaddai ang iyong pangalan. Pinupuli ka namin, pinasasalamatan. Pinaramalayin din ang matamis na pangalan sa dakong lugar na ito. Sapagkat dapat ka lang kong pakuwihan ng lahat ng may buhay. Panginoon, sa mga sandali ito, muli po kami pinininatawa sa mga pagpupulan na nagagawa namin sa iyo, maging sa aming kapwa, sa aming mga sarili. Linisin mo po kami, O kalagulahulo, hanggang kalagmapal, and cover us, O God, with your most precious blood. Panginoon, sa mga sandali ito, hinihiling po ang presensya ng Banal na Espiritu ang siyang lumukog sa akin na sumunod na dakong lugar nito upang ang wasa ko ay mapuspos ko ng pag-ibig, pag-asa, pananampalataya at pagkakaisa na nagmula lamang sa iyo. Hinihiling po yung kuryawe sa sanggali nito na kasiro po ang Panginoon at Panginoon ng Banal na Langis ang labi ng Abang Pintor upang lahat po na mamumukawi sa akin hiling Panginoon ay magdirito ng pag-asa sa basa amin. At ngayon palang yaway namin ang unanin ang isang dakong siyempre ang tagumpay na nagagawa ng dakong lugar nito. To God be the glory in Jesus' mighty name. Buhay ng Diyos! Thank you.
verses 30-37. The Gospel according to St. Mark, chapter 9, verses 30-37. Ready na po ba? Amen! Basahin po natin sa wikang Banyaga. A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Jesus and his disciples left that place and went on to Galilee. Jesus didn't want anyone to know where he was, because he was teaching his disciples, "The Son of Man will be handed over to men who will kill him. 3 days later, however, he will rise to life." But they did not understand what this teaching meant, and they were afraid to ask him. They came to Capernaum, and after going indoors, Jesus asked his disciples, "What were you arguing about on the road?" But they would not answer him, because on the road they had been arguing among themselves about who was the greatest. Jesus sat down, called the 12 disciples, and said to them, "Whoever wants to be first must place himself last of all, and be the servant of all." Then he took a child and had him stand in front of them. He put his arms around him and said to them, "Whoever welcomes in my name one of these children welcomes me, and whoever welcomes me welcomes not only me, but also the one who sent me." Sa wika ng ating Pilipino, umalis sila roon at nagdaan ng Galilea. Ayaw ni Jesus na malaman ito ng mga tao, sapagkat tinutuloy niya ang kanyang mga alagad. Sinabi niya, "Ang anak ng tao ay pagkakamulo at papatayin, ngunit muli magbubuhay sa ikatlong araw." Hindi nila nauunawaan ang sinabi niya, ngunit natatakot naman silang magtanong sa kanya. At dumating sila sa Capernaum, nang sila'y nasa bahay na, tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano bang pinagtatalunan ninyo sa daan?" Hindi sila tumibo, sapagkat ang pinagtatalunan nila ay kung sino sa kanila ang pinakadakila. Naupo si Jesus, tinawag ang 12 at sinabi, "Ang sino mang nagnanais maging una ay dapat maging huli sa lahat at maging lingkod ng lahat." Tinawag niya ang isang maliit na bata at pinatayo sa harapan nila. Pagkatapos, kinalo niya ito at sinabi, "Ang sino mang tumanggap sa isang maliit na bata tulad nito alang-alang sa akin ay tumatanggap sa akin. At sino mang tumanggap sa akin, hindi ako ang kanyang tinatanggap, kundi ang nagsubo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Inuuri ka namin, Panginoon. Raise your hands. Who wants to be great here? Sabihin niya sa sabihin niya natin sa bigo, something great. Something great is going to happen. Going to happen to me today. To me today. Something great is going to happen to me today. And what? What does this mean to be great? Ano ba yung sabihin ng ating dakila? Kung yung ating dakilang chismosa? O dakilang CBN? Alam niyo ba yung CBN? Dakilang chismosa, bumangera at nagerpa. CBN. Anyway, at dakilang ABS, dakilang maalap, nagsusugan ng bababa. Amen po ba? Tayo dyan, tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. Sinasabi ng mga babasay mo ng pangisang foundation, "Greatness to me is the equivalent of inspiration, and more someone can inspire, the greater they are." Okay, nakikinig po ba tayo? Amen! Sabi ng isang tao, "Greatness to me is the equivalent of inspiration, and the more someone can inspire,
the greater they are. Quando ela vai esperando o jantar, ela she feels great, she feels great, ela tem a greatness. Amen. Seja para ela feels great. Siguro ouvindo que chama greatest coffee. Greatest coffee. Sa araw na ito. Amen po ba? Amen. Ito sinasabi ng mundo at marami pang sinasabi ang mundo regarding sa greatness. Amen po ba? Ang topic ko po pala ngayon sa araw na ito ay we are called to greatness. Ulitin niya natin. We are called to greatness. Pero bago ako magpusin sa talagang topic proper, ito sinasabi ng mundo about greatness. Sabi ng mundo, ikaw daw ay great or you have greatness if you have power. Ulitin nga natin, power. What plus one equals? Three. Power, power, power. Pero ni Jerry, pag iba ba ang pinipili mo? Kaya ang pinipili power. Iba yung isa sa tingin ng mundo, if you have power, you are great. Kaya ano pa? Patulad niya, malapit naman ang election. Marami na pupusuan niya ngayon. Sino nga pupusuan yung ibaboto? Si Poba? Si Pinay? Natatawa kay brother mo, hindi kasi sa last talk niya, parang nagpapahagi ni siya. Alam mo, hindi naman siya nagsasabi na ibaboto eh. Sinasabi niya talaga dapat rightfully, hindi nga dapat ibaboto. Pero natatawa ko sa kayo pagkat sinabi niya last time, ang pinakahuling binitiyo niya, be nice, be good, be kind. Kasi natatawa na yung mga sabi ko, be nice, di ba? Be nice. For election. Di ba? Yun, power, di po ba? Diba, kung may power ka, you are great. Sa paningin nyo ng mundo, lalalat sa election, magkakawa naman sila ng power. Sino po kayo boboto nyo? Boboto natin si El Shaddai. Diba? Para gumanda ang bayan Pilipinas. Ano ba yung paningin ng mundo na great ka pag meron ka nito? Yung pangalo ay prestige. Greatness is measured by the awards or by the honors you receive. We receive, that is sa tingin ng mundo, prestige. Na tulad ngayon, sikat na sikat na ngayon si si Aldar, butala doon. Si Yaya, yung nangalala dito ng Yaya daw, o Aldar. Hindi na alam, sikat na sikat yan. Even si Father Chico ng Dubai, pagabi sa kanyang formation na nagagawin niya. Plastic was sikat na sikat na sila ngayon, di ba? Sa panahon ng mundo. Pero meron ko sa inyo nabasa sa Facebook na tama tayo ay magdaming magkahalda. Alam niyo po yun? Ito ang acronym ng halda. Ang cruise ay, ako ba rin kayo sa lahat? Kung medyo marami talaga. Ito yung halda. Ibig sabihin ng A, ang cruise ay yakapin. Ang L, laging manalangin. Ang letter D, sa mga isusulat, devotion ay gawin. Letter U, ugali ay pagbutihin. Letter B, Biblia ay buklatin. Yun ang algap ng mga lingkod ni Lord. Amen po ba? Hindi po pwede. Hindi ba? Algap tayo, mag-algap tayo lagi. Ang ganda, di ba? Ang krus ay yakapin, laging manalangin. Devotion ay gawin, ugali ay pagbutihin. Biblia ay buklatin. Amen po. Ano ba yung sa tingin ng mundo ay great na siya? Di ba yung position? Di ba may position, di ba sa buhay? Sino rin ako mga manager? Floor manager. Pag-alibis ng ano, di ba? Floor manager, at least manager, gano'ng isang nun. Di ba ang position? If you are standing or sitting position, in a position pa din. Di ba? Di ba great na daw yun sa paningin ng mundo. And lastly, sa paningin ng mundo ay great ay ang possession. Ulitin nga natin. Possession. It is measured by the things that they own. Kung ang kanyang kapitbahay ay may iPhone 7. Yun, kung yan ang iPhone 8. Yung possession, di ba? Gusto kong maging great. Ano na ba ang Samsung? Ano na ba ang Samsung? Ano na ba ngayon? Yes, pa rin. Yes, talaga parang panday pa rin sila ng iPhone 666. Ito ang maging 666. Yun sa paningin ng mundo. Pero sa paningin naman ni Jesus, maging masusurprise kayo. Just binasa na natin eh. Greatness is not measured by what you have or what you can do. It is not measured by who you are or where you are in life. Amen po ba? Hindi pala yun na nasusubas sa ano ka na ngayon,
sino man ang ngayon, hindi na sa panini Jesus, hindi na ng greatness. If the greatness for the Christian is more about why you do what you do and who you do for it. Amen. Bakit mo ba ito ginawa at para kanino mo ginagawa ang greatness sa panini Jesus? Because greatness is close out of giving and not of getting. Ulitin nga natin, greatness is close out of giving. Kundi ito ay nagpupulo, nagmumula sa pagbibigay natin. Hindi sa pagpanggatang pagbibigay ng sarili natin. Diba? Pagdungting ang time, ang talent, ang pleasure. At sa umaga nito, tatlong bagay namin ang ating pagninilay-nilayan na sa paningin ng ating Panginoong Jesus ay ito ay great. Amen po ba? Number one, ito po, number one. Greatness flows out of sacrifice. Amen nga natin. Greatness flows out of sacrifice. Amen po ba? Amen. Sinasabi nga sa binasa natin sa verses 30 to 32, ulitin nga natin. Verses 30 to 32. They left that place and passed through Galilee. Jesus did not want anyone to know where they were. Because he was teaching his disciples, he said to them, "The Son of Man is going to be betrayed into the hands of men. They will kill him, and after 3 days, he will rise again." Unang-unang nagpakita ng greatness ay ang ating Panginoon Jesus, because he sacrificed for us. Amen po ba? Amen. Jesus was willing to die. Sinasabi nga yan sa John 10:10. "I am the good shepherd. The good shepherd lays down his life for the sheep." Inaalay niya ang kanyang buhay. Kaya, ang cross sa atin, ang mga sacrifices or sufferings, it is very positive for us because it signifies greatness. Pero sa ibang tao, ang cross, ang problema ay parang kawalang pag-asa. Ayan po ba? Nakalala ko lang sinabi ng pare regarding sa mga cross namin sa buhay o sa problema natin. Pag minsan, pag may problema tayo, sabi niya dapat, pinapasa. Pinapasa natin sa Diyos, hindi ba ang ating problema? Sino rin ang nagpapasa sa Diyos ang kanyang problema? Lord, sa iyo ang problema ko, baka na makakakita ng pinatawa. Pinapasa sa Diyos, baka gano'ng binitigyan na lang kayo, baka na lang sa Lord, binigay mo sa akin ang problema. Ipinapaasa. Ipinapasa sa Diyos. Lord, thy will be done. Sino yung nagsasabi ng thy will be done? Because you are having trust today. And lastly, iba naman ay pinapagpag sa Diyos. Kaya nga sila pumupunta sa St. Anthony upang ipagpag ang kanyang problema. Ay, parang nangalis siya, magalis niya dito sa gawain. Wala na ang kanyang problema, ang kanyang mga sacrifices sa buhay. Kaya po ba, yung unang mga nagsipag sacrifices sa ng ating Panginoon, dapat we also imitate the sacrifices. I think all of us, OFW, or the Filipino here in abroad, are doing sacrifice for our loved ones. You are great. Sabi nga sa katabi, you are great. You are great. Because of that, because of that, you will receive great reward. Great reward. Today. Today. Yes. Tayo kasi, di ba, iniimitin namin si Jesus, nag-sacrifice siya, ipinako siya sa bus tayo rin. We are sacrificing here in UAD for the love of our ibig natin sa ating kapwa. Kaya may sinabi niya na last Friday or last Sunday, basta kung sino mang ibig sumunod sa atin, ay dapat gawin niya ang tatlong bagay na ito. Gusto niyo malaman. Kaya tayo matatagpuan sa Dubai. Kung ang Dubai ay may DFC, ito namang basta na meron DCF. Ito ay deny ourselves, carry our cross, and follow me. Kung gusto talaga natin sumunod kay Lord upang maging great, gawin natin yun. Huwag lang tayo pupunta ng tabala sa DFC, mag-enjoy. Gawin din natin ang DCF. Tayo ay mag-sacrifice. Because sacrifices means
great blessed in the eyes of God. Amen. At the beginning naman ni Lord Jesus, unay, He was willing to die for us. Diba? Nagsabi ba siya? Is pangalawa, Jesus died for redemption upang matubos ang ating mga kasalanan. Kaya naman, siguro, kung baka totoo, kaya tayo dito sa abroad, also, for redemption. Redemption ng ating bahay na nakasanla. Redemption ng ating bahay ba? Na sinanla sa probinsya. Diba? But in sacrifice, nagsasacrifice talaga tayo, Lord. I want to sacrifice because gusto ko na talaga matubos ang bahay namin, ang kotse namin. That is a sign of sacrifice for the love of our loved ones. Amen po ba? Yes. Papurihan din ang Diyos sa buhay. It is a sign of greatness na tayo pala ay nagsasacrifice para sa ating pamilya or sa ating kapwa. Amen po? Meron na ako napanood na video. Actually, tinanood dito sa Tagalog Masa dun sa Dubai. Tinanood ko ni Father Chico. It is beautiful sa sacrifice or suffering natin sa buhay. Pero naglalakad marami sila na may pasang-pasang na cruise. Pasang sila na cruise. Kaya alay ko na mga anak na El Shaddai, napaka-angal niya. Lord, puno pang pretty siya lang niya. Bawasan mo naman itong kabigatan ng problema ko. Eh, di ginawa niya. Ay, kumalik si Lord, kaya tuloy na niya. Wala, angal na naman siya. Lord, please naman, tigat-tigat nito, tutuloy mo naman ako sa dinadala ko. Dito na tuloy naman niya. Pero iba na hindi umaka. Tuloy-tuloy na siya. Okay, lang ang cross. Hanggang sa at the end, meron pala doon na bangin. Na kung saan, ang magagamit lang sa pagtabing sa bangin na yun, there is a reward for that. After that bangin, ay ang cross na yun na mahaba. Kaya nang nangyari ko sa El Shaddai na member na lagi nagko-complain, kinaputulong yun ng kanyang suffering o sacrifices, hindi siya napatawid doon at hindi niya nakuha ang reward ni Lord. Amen? Amen. Ibig sabihin nun, actually nagkaroon din ako ng realization sa buhay ko that day na nagbago pala akong kumangal kapag may problema ako sa buhay. Kapag sabihin sa Lord, kunin mo na itong problema ko. Lord, di ba? Ayaw mo na ng problema ko. Dapat, it is better for us to accept that process and trials in life. Don't sacrifice. Sabagat, doon pala ako magdili silent towards the reward of El Shaddai. Amen? Patuloy na yung Diyos sa buhay. So ngayon, naangal pa po ba tayo sa ating mga problema sa Lord? Yeah! We need to accept it because if we have the great problems in life, automatically the great blessings will await for us. Amen? Sa ating nangyari, lagi na lang sa ating nangyari na isang palit, ang grasya pala ng Diyos ay lagi ibinibigay ni Lord sa atin niya every day. Lagi na pala yung nasa ulo natin. Pero once we complain, pero upang kumangal tayo, konti angal lang, sanabi natin, Lord, may kutok yung kapalikulay. Lord, balik-alik ako sa boss ko, binigyan niya ako ng 100 dirhams sa increase. Lord, puro Lord tayo ng Lord, angal tayo ng angal. At pinitigilan pala, iba ang binabag sa Lord ang grace because of our being complainer. Diba? Ano yung Tagalog ng complain? Reklamo. Ayun yung tama ka. Reklamo. In English, reklams. Pagka tayo lagi reklams na reklam, we need to accept those sacrifices, those crosses, those suffering. Amen po ba? Because that is leading toward the best reward from El Shaddai. Amen po ba? Okay, because our calling is to first die to ourselves only on a daily basis so that we can live for Christ. On a daily basis pala ay we need to accept all our trials and suffering. Dapat pagkagising pa lang natin sa umaga for the benefit of others na wala na hindi pa narinig ito. Nasabihin pala natin, imbis na umangal tayo ay magpapaya. Tinanyang buhay ng kapatid. Buhay ng papaya ba yun? Kahit pala ay magpapaya, pagising sa umaga, ano ibig sabihin nun? Papuri at pasalamat kay Yahweh. Papuri ang mga Diyos sa buhay. Diba? Brother Jerry, hindi ako nagpapapaya eh. Nag-glue na tayo na ko eh. Sa umaga. Pag nag-glue na ka eh, mag-glue. Ito na sa umaga ka, glutumin ka ng Lord. Glue na yun. Papaya ka na lang, papuri at pasalamat kayo. Ito sa mga minsan o time na minsan, pag-iisip pa lamang namin sa umaga,
testing buhay naman ito. Nagising pa ako. Kasi nanginginig na naman naman yung kinutangan eh. May pray mo yung inutangan mo na ma-unleash. Hindi mo na maalala yung utangan. Hindi na ma-unleash siya na action tayo, no? Ano ba sinasabi ng commitment ng pag-serve doon ng action?
Bigyan mo ng 10 dirhams ang katabigo. Pamara yung pamasahe. Parang na pamasahe mo sa Ras Al Khaimah, going to church. Medyo mahal. Isang tao, 50? Ibig sabihin, pero yung sapat ko, 5 dirhams. God will see your heart today because nag-sacrifice kayo ng 50 dirhams nyo, ng 50 dirhams nyo, para palitan ni Lord siya ng 6-6 bigligan ko mga pagpapalat sa Lord. But you should have an action, di ba? Dapat pag mag-aral ng Syria, you should do it with God. Okay. Amen po ba? Ito yung nakasimama tayo lagi sa presensya ng Panginoon. And finally, sa ating pag-ibig, let the Lord commitment open the door to achievement. Pag tayo gumitin kay Lord, ma-achieve natin kung anong bagay. Amen po ba? Tayo may ang tayo ay maglingkod sa ating Panginoong Yesus. Kasi nasabi nga sa Lucas 14:11, nasabi rito, whoever exalts himself will be humbled, and he who will be humbled himself will be exalted. Tayo pala ay maglingkod tayo na may pagkakumbaba kay Lord, tayo ay iyaan ni Lord in due time. Amen po ba? At dapat po, ginagawa natin ang lahat ng bagay, inulit ko, hindi siya for position, hindi siya for power, hindi siya for first prestige, but ginagawa natin ang lahat ng bagay nito for the glory of God. Pagkakaroon natin muli ang Diyos sa buhay. For the glory of God. Hindi, nag-serve tayo, hindi para sa atin lamang, pagitan tao, but for the glory of God. Amen po ba? Kaya sabi niya dito, our idea of greatness coming from things like position, prestige, power, and the like, flow out of selfish desire. Huwag mga pagiging selfish, but for the love of God. Sabi niya sa atin, katabi, I love you again. I love you again. Because I love Jesus. Because I love Jesus. I love you again. Again, inaway ko ba siya before? Again na eh, again na. Kasi diba, minsan kasi tayo, binigyan tayo ng, minsan kasi nagsaserve tayo kay Lord, Lord, I want to serve you, but promise me, you will give me when may 1 million dirhams. Parang, Lord, magliligod ako sa iyo, bibigyan mo sa akin ang minigiti ko ng boyfriend, ha? Na blue eyes, ha? Lord, I want to serve you, I will serve you from now on. Bibigyan mo lang sa akin ang minigiti bahay. Ang hindi ko na 10,000 na salary. Ang hindi ko sa iyo, Lord, na I want a promotion. Huwag tayo maglingkod ni Lord because of that lang. Parang lang tayo na ipag-bargain ni Lord na Lord, I want to serve you dahil ministry sa hindi. We need to serve the Lord for the glory of God. Amen po ba? Saan na maglingkod ni Lord for the glory of God? Hindi for the other things. At sapagat, kung ang number one si Lord sa ating buhay, pupunahin niya tayo sa lahat ng bagay. Sabi nga nila, kung tumikinigan pa lamang, ay narinig na tayo nila. Sabi nga nila, kanina ni Sister Emily, di ko ba, iniisip pa lamang daw natin, kung tumikinigan pa lamang, ay, answer prayer tayo, o kung tumikinigan na tayo. Anong kung tumikinigan, answer prayer. Kasi sabi, pag nag-lipid tayo kayo ng tapat, di ba, answer prayer tayo, isipin pa lamang natin ang ating kailangan isipin na biyaya at tayo ay answer prayer na. Amen. Kaya tayo ay pag may problema, huwag na natin isipin ang problema. Sabi nga ulit na isang pare, it's all in the mind. Sabihin nga natin, it's all in the mind. Kung tayo may mga problema, unang pa tayo mag-isip ng problema. Unang-una kasi pag panaisip natin sa problema, mapangit ka. Dadami ang wrinkles ko. Amen po ba? Nadami na yung palegas, pilegas. Mas maganda, kasi ang problema pala natin, mga binadang sa buhay, it's all in the mind lang. Nasa isip lang siya. Pero kung isipin mo, I will receive blessing, I will receive great blessing, great miracle. So, tingnan yung mangyayari sa ating buhay. At kung tayo ay sumusunod sa ating Panginoong El Shaddai. And pangatlo, and finally, pwede tayong magtanong finally, since we have a lot of time pa, Finally, amen. Hallelujah. Oh. I don't think
clothes out of service. Being a servant, ano ba sinabi niya sa binasa? Ito na, if anyone wants to be first, he must be the very last and the servant of all. Kaya nga kung lingkod natin na si brother, may kaitawag sa kanya ay servant leader. Sapagkat siya ay leader, pero pinakapuno natin siya ng mga naglilingkod. Amen po ba? Sapagkat ang lingkod sa Tagalog ay alipin. Sino rito ang alipin? Dahil ang lingkod, di ba? Kaalipin ang ating Panginoon. And finally, greatness flows out of selflessness. Amen po ba? Amen. Ano yung selflessness? Para you emptied yourself, you wala na namang pride, you do everything for Jesus. Amen po ba? Kung bala ito ay isa ng humble na person, tingnan niya ang katabi kung siya ay humble. O, mukha na siya humble. Diba? Sabi niya that humility is a sign of true disciple. Amen po ba? Basahin niya natin sa binasa natin na verse sa Mark 9:36-37. Ano bang sinasabi niya ito? Mark 9:36-37. He took a child and had him stand among them, taking him in his arms. He said to them, whoever welcomes one of these little children in my name, welcomes me, and whoever welcomes me does not welcome me, but the one who sent me. Bakit niya ba inyan tulad sa bata, na dapat matulad tayo sa bata? Sapagkat, di ba ang bata ay may humble heart. Amen. Hindi naman siya humble heart, di ba? Sabi pala sa Hebrew or sa Aramaic word, or the Jews used the child was the exact same word they used for servant. Kaya naman pala tayo compare ni Jesus yun na tumulad tayo sa isang bata because in Jews or in Hebrew word, it is a comparatively compared to servant and child, equal as well. Sabay ka lang, child, hindi ko ba ang child? Walang power, walang position, wala siya kahit ano, di po ba? Kaya hindi ng servant, kaya ikinukumpare niya, ni Lord Jesus na dapat tumulad tayo sa bata na tayo ay maging humble. Na hindi tayo maging humble. Eh, may sinabi nga sa Philippians 2:5-7, basahin nga natin. Philippians 2:5-7, magpakababa kayo tulad ni Kristo Jesus, na bagamat siya'y Diyos, hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos, bagkus hinabantaya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos na katawang tao at namuhay na isang paligid. Amen. Talaga siya ay napakababa na. Tingnan nga ang kapatid kung mababa ng luha niya. mababa na siyang loob. Hindi meron siyang self-sacrifice. At wala na po siyang pride. Lagi na lang siya nagkukulam ng fried chicken. Ginagawa niya na ang pride sa kanyang sarili. Kaya sinasabi nga sa Matthew, masabi nga natin tuloy sa Mateo 18:3-4, I tell you the truth, unless you change and become like little children, you will never enter the kingdom of heaven. Therefore, whoever humbles himself like the child is the greatest in the kingdom of heaven. Talaga pala ang susilan para tayo ay makarating sa langit, ay tayo ay maging humble. Amen po ba? Gusto niyo ng kwento? May bigla ka naalala yung langit eh. Tungkol sa langit eh. You will greet us in the kingdom of heaven. Siya yung makakapasok tayo sa kaharian ng langit. Ito po ang kwento for the benefit of others kasi nagkwento ko na siya dito. Meron pong tatlong namatay din sa langit. Sabi ni Lord, I will give you a chance to come back sa lupa. Sabi niya, humiling kayo at ibibigay ko. Sabi ng isang lalaki, sabi niya, gusto ko maging safe pa rin, smart, pogi, but 100 times smarter than before. Sabi ni Lord, tiyan! Hindi naman pa siya nga doon. Yung mga naman guy naman, sabi niya, I want to become better than that first guy. I want to become 1,000 smarter than him. Tiyan! Nagiging ganun nga siya. Yung pangalo naman ay,
I want to become better than the two guys. I want to become one million is smarter than the two guys. Sabi ni Lord, tadaan! Asya ay ginawa na siyang babae. Naisip ako, sabi ko, ang babae ko ba? Yung talagang 1 million is smarter? Sabi ko yung mga babae. Is smarter ko talaga kayo sa mga lalaki? Amen! Actually, napaisip ako, sa tingin ko na to, talaga is smarter ang babae. Is smarter talaga ang babae sa lalaki. Is it not God? That is a sign of being humble. Amen po ba? Hindi yung bola. Hindi nang bobola. Sino dito nagpapasama sa kanyang asawa? O siya yung ano? Siya yung commander in chief sa bahay. At lagay ng asawa niya. Isang ang Canadian, di ba? Alahin ka ng Canadian. Nag-sign ka na dyan. Nakapa ka na dyan. Mag-sign ka na dyan. Dapat, masasabihin ng lalaki, dapat napakasama ko Canadian eh. Hindi ako eh. Diba? But we should be humble at all times. Sabi ka, humbleness brings us to heaven. Amen po ba? Sinabi rin doon eh, pag hindi lang tayo ng tulad sa isang bata, hindi tayo makakapasok sa lalaki. Ano pa yung sign na tayo ay hindi humble? Tayo ay napaka-pride. Diba? Napagsabihan naman tayo, hindi na tayo dadalo sa gawain. Kapag sabihan lang tayo ng boss natin, the next day, ikaw ay nag-sick leave. Hindi ka lang nag-sick leave because ikaw ay nagsinungaling din. Napagkat wala ka namang sakit eh. Nag-sick leave. Kaya ano, dati gawain ko lang. Ano, parang gusto ko talaga mag-pray niya, I'll text my boss, I am not feeling well. Please get up. Eh, dapat talaga tayo ay laging humble sa ating mga sa lahat ng bagay. Actually, I have a sharing for you. Eh, sa nangyari ko doon muna, yan lang sa akin ko, no? Kasi last 2 weeks ago, nag-absent ko yung sa HR, manager, tapos yung finance manager na natin nag-absent. Then, dinatira na lang yung sa CFO, Chief Financial Officer, tapos ako sa accounting. And then, siyempre, mangyayari yan, ako halos gagawa, no? Pero napansin din pala ng boss ko, nung sa CFO na yun na, kumbaga ay doon, nagduto ko na ng mga rush, kaya rush yan. Nakita niya rin pala na sa pagganong ko, hindi ako na kumbaga ng mag-aaral. Problem talaga kaligaga. Nakita niya rin pala na humihindi pa pala ako kabila ng ganun. Tapos nagulat ako, on the Thursday, nagulat ako, minareceive ako sa email ko na sabi niya, sincere thanks, Jerry. Yun ang sabi niya, nakalimutan ko yung thoughts eh. Sincere thanks, Jerry, that you do it, you have a support in the office with smile. I see your support in the office with a smile, and that is what really matters. Amen po ba? Amen. Ano ba gawin natin ang lahat ng bagay with a smile? Tingnan niya ang tabi, smile siya. Smile. Smile like Albino. Mag-smile tayo, di ba? Nung pangbaba tayo, natawa tayo, huwag pataas. Sumagal. Yung due time. Itatas tayo ng ating Panginoon. Amen po ba? Glory to God. And finally, sinasabi nga dito, remember that we are here to serve Jesus. Amen. We are serving Jesus. We have also to serve others. Amen. And remember that we are not the most important person in this room. Hindi tayo pinakamalagay important. Hindi ang ating Panginoon Jesus Christ. Ang pinaka-importanting bagay at tao sa tao ng ganito, papunihan natin ang Diyos. And finally, bilang ating panghuli po at paborito kay Kristo, dahil ba natin mapabilang sa tinatawag na dakila o greatness in the kingdom of heaven? Amen. We should have a servant heart and also a servant hand. Amen. Ito nga mga kamay, taas nga kamay. Pinasabi, we should have a servant heart. Isang mapaglingkod na puso at
heart kasi di ba mapagbigay? I mean, kung hindi yung mapagbigay ng sampal, sinampal yung away. We should have a servant heart and a servant hand. And finally, we should have a humble heart and a humble hand. Ito yung lesson sa ating araw na ito upang tayo ituring ni Lord at Akila at ibigin Lord ang mga minimitin natin sa buhay. Dapat tayo ay magkalawa ng ganyang bagay. No? So, sacrifice, we are called to give up who we are right now so we can become who God wants us to be. In the service, we are called to give ourselves to others and invest our lives in those around us. And finally, selflessness, we are called to give ourselves to Christ and His kingdom. And pag-aaral na nagawa natin ng lahat ng bagay na yun, tayo ay naituturing na ako rin ng bata na pinakadakila sa panagin ng ating Yahweh El Shaddai. May dear brothers and sisters, at this point in time, let us listen to this song, let us stand, and feel the presence of God. Natingin niya tayo ng puso, makapagpapaba, ay isang tulad ng sa bata. Kasi ngayon, tayo ay tuluhin na kanyang anak. Makakasok tayo sa kanya ng Diyos, balang araw. Let us continue to feel the presence of God. Let us close our eyes and talk to God right now. Dinigin mo kay Lord ang lahat ng bagay na nais niyong ipinigil. Pagpakababa ka sa kanya, sa pagkakamala ay itinatas na ang Panginoon. Kung anong minimiti mo, pagpakahumble ka kay Lord, you surrender everything to God. At by faith, ipagkakalo kay Lord kung anong minimiti mo sa buhay. Let us listen to this song. Talk to Jesus right now and closing our eyes. I surrender everything to you. Ako pinagpapakababa.
sinusubo ko ang aking sarili sa iyo. Sa sandali ito, Yahweh, I accept you, Jesus, as my Lord and Savior of my life. Sa araw na ito, ikaw na, Panginoon, ang siyang maghahari sa ating buhay, sa aming isipan, sa aming puso, at sa aming buong pagkatao. Kaya naman, Jesus, nananalig ako kung ano ang aking kahilingan ay pagkakalok ko sa araw na ito. At this point in time, your God says, let us continue to do the rest of God sa aming tingin. Tanging Diyos lamang in front of you, Yahweh. We are great in your sight. Ako sa
at iba't ka, alam po, kung ano man po ang hinihingi natin sa buhay sa mga sandaling ito, kung sila man po yung nangangailangan ng trabaho, kung mayroon ibang dalawa po ng pamahalan, ang the best job for them, o isang pagkat na kung saan sila po ay makapagbili ko sa iyo ng tapang, iyawa sa mga sandaling ito, kung ano man po ang lahat ng pangangailangan na aking sa dalawa nito, ngayon pala nananalig po kami at nagpapasalamat na tinugod mo lang po ang aming mga dalangin. Kaya naman Yahweh, sa iyo po ang pabuli, sa iyo po ang pagsalamat, pagsamba, pagdakila, in Jesus' mighty name, through the power of the Holy Spirit. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Let's give thanks to the announcement book.